Ito ngayong araw na pupuntahan si Yulin, ang katutubong mangyan na nabigyan tulong ni Pugong Biyahero. Sa pagkakataong ito, hindi tayo sa tribo nila pupunta, sa bungabong kung saan siya nag-aaral. Sa aming pag-alis nga ay biglang bumuhos ang ulan, ngunit hindi rin tuhad lang para hindi kami tumuloy. Medyo may kalayuan rin ang aming lalakbayin, pero tuloy lang tayo sa misyon. Pinamalayaan to bungabong ay halos nasa 35 kilometers na. At problema pa nga rito, hindi namin makontak si Yulin. Kaya this time nga ay wala kaming kasiguraduhan kung makikita namin si Yulin. Pero ganun pa man ay nagpatuloy lang kami sa aming paglalakbay. So yung mga babayan, so nandito kami ngayon sa Bungabong. Nandiyan namin si Yulin. Pero ngayon, hindi namin alam kung saan ba nakatira si Yulin dito. Pero tatanong na lang namin. Kasi last time, may sinabi siyang location noon sa vlog natin sa kanila sa tribo. May sinabi siyang malapit lang sa Minso. Sinabi niya rin yung boarding house. So hanapin namin ngayon para matukoy namin kung nasaan siya. Para madala namin yung mga package na galing kay Ma'am Yoli. Medyo challenging yung ating gagawin kasi hindi namin kasi makontak si Yulin dahil ewan kung bakit nagde-deliver message kay Yulin. So hanapin natin. May nagturo sa akin papunta dito. So hindi natin sure kung dito ba nakatira si Yulin. Dito tayo tinuro kanina nung napagtanungan natin. Maghanap muna tayo ng mapagtanungan ulit para ma-confirm. Opo. Ito po ba yung Eusebio boarding house? Eusebio? Eusebio? Ayan po. Ay, ito lang. Ito lang pala yung nahanap natin ngayon. Hello. Hindi kasi namin kayo ma-message. Kawin mo lang? Wait lang at mag-a-visit na si Kuya. Ano, basta tiwala lang at no, makikita agad natin yung nahanap natin. Salamat sa mga napagtanungan din natin. Naging successful kahit paano ay nahanap natin. And so mga kabayan, ito yung mga galing kay Ma'am Yoli. At ito yung bibigay natin kay Yulin ngayon. Hinatid po namin, although yun nga wala kaming contact, pero natukoy naman namin yung lugar niya. So napakarami po nito. Saktong-sakto dahil may pasok siya ngayon. At dito siya naglalagi sa boarding house niya. Ito yung bibigay natin. Tanggalin ko lang pinakangani para hindi na tayo magpaisa-isa ano, tanggal. Hindi kasama yung box, ha? Laman lang. Ah, kamusta? Ganda pala ng ano mo eh, ng pahingahan mo dito. Safe pala kayo din yun eh. Apat-apatlo. Ang palagay lang. Ayan, si Yulin, so natatanda niyo po ba siya? Yung po yung binigyan po ni Sir Paul ng ano, laptop. Kamusta naman nagagamit yung laptop? Nag-edit po kami ng projects po na. So yun ang ginagamit mo ngayon? Pati yung mga kasamaan mo? Aming dalaw. Pero yung mga kasama mo dyan, katutubo lahat? Hindi. Isa lang po. Tagalog po isa. Nakita ko kanina dito. Mangyan. So nag-aalal lang kasi kanina at gawa ng wala kaming contact sa'yo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Buti na lang may pagtanong kami doon sa may terminal.
at din kami pinapunta na sabi bakit doon sa dulo puntahan niyo doon at doon meron Eusebio. So yun nga, successful nagtanong kami din sa White Gate. Dito lang pala sa kabila. Thank you po. So meron kaming dala sa iyo kasi ito yung pinadala ni Ma'am Yoli na para sa iyo, na sponsor ng PB team. At ito yung mga pagkain. Kamusta ka naman? Anong mga kinakain mo dito ngayon? May bigas po. May bigas po. May binigay po na BSW sa sabong karot. Sabong karot. May nagatid. So yun ang kinakain mo ngayon. After nun? Marami pa po. Marami pa naman. So dito meron kasi mga pagkain mo. And so ma'am, hinihiwalay kasi namin gawa ng ipo namin kayang dalin sa isang box bag. Marami. Saan tayo pwedeng maglagay ng mga gamit? Kasi marami yan. Para mapakita din natin. Doon na lang sa loob. Sige. Doon na lang tayo sa loob para ano. Mapakita natin kung ano yan. Ano na. Baka mahirapan din si Yulin magbuhat. Kahit dito na lang tayo. Para nakakaya naman sa kasama mo din. Ikaw na lang bahalang ano. Mag mag-ayos mamaya, no? Ito. Ito lagi yung table. Ayun pala yung laptop mga bayan, no? Nagagamit niya, oh. Ito dito natin lagyan. Magkano pa niya dito? 500. 500? Tingnan mo na mga bayan, medyo ano lang naman. Kahit pasok din sa budget yung pagbabayad nila monthly dito. Ito, oh. Sakto meron kang pang laba. Ito, marami. Dove. Ayan, oh. Perfume. Napawagbang ko ba pa ganun? Ha? Ito, lotion at... Ayan ko kung ano to? Lotion nga at... body wash. Ayan. Dito na tayo nag-unboxing. Pasensya na po kayo. Skippy. Ikaw nang bahala dyan kasi kung uwi ka naman sa ano, sa buong karot, pwede mo na siyang dalhin. Pero umuwi ka ba this week? Last week pala? Hindi din? So yun nga, yung problema namin din kasi pupunta kami dun sa sityo buong karot. Hindi namin alam kung nadudoon siya. Di, mapapadoble sana ng ano din, gastos. So kaya dito na lang kami nagpunta sa boarding house niya. Okay na. Tapos ito yung mga, ano ba to? Tumbler. Ito. Ito. School bag, Yulin. Ayan. Yung Quaker Oats pa yung mga ano, pagkain. Chocolate. Ayan, so yun po yung binigay namin ngayon. Dinala namin galing po sa ating sponsor na si Ma'am Yoli. Thank you very much po sa tulong niyo po kay Yulin. At talaga pong malaking katulungan to sa kanya, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangailangan sa araw-araw. At di na muna siya mag-iisip kung ano yung kakainin niya kasi meron ng mga Quaker Oats dyan, pagkain, mga basic needs po. Yan. Kamusta naman ang pag-aaral mo dito? Okay naman po. Medyo pahirap na po pero nakaya naman. O, kasi hindi biro talaga yung political science, di ba? Of course nun. Kasi tiwala lamang at laging mag-aral na. So, walang imposible kapag yung estudyante nag-aral palagi. Mas madali ang ano, pag-aaral. Nata yun. So, kailan ka babalik dun sa buong karot? Hindi ko pa po alam. Kasi wala na po kami motor. Ah, wala na motor? Bakit? Kinuha na po ng kuya ko. Yung kuya mo? Nasa malis din? Hindi po. Yung isa ko pong kuya. Yung motor niya po, kinuha namin para po yung pansundo lang. Kinuha ng kapatid mo? Opo. So, ibig sabihin, hindi ka na talaga makaka-uwi dun? Pag minsan lang. Magkatawag lang. Ibig sabihin, ang uwi mo na lang dun kapag talagang importante. Hindi mo pwede yung kada weekly uwi. Hindi po. So,
ayos na rin para kahit paano makasave ka rin ng ano. Pero pag ba pumapasok ka, nagbabaon ka? Hindi po, uyan lang po kami. Ibig sabihin, sa tanghali po. Tanghali na lang ang kainan. Okay. Mabuti na lang. May ganito ka. So, kamusta naman yung pamilya mo doon sa Bungkarot? Si ate mo? Okay naman po. Siya pa rin yung sustento sa iyo? Siya pa rin. Ano masasabi mo kay ate mo? Salamat po kasi siya po ang tumatayong magulang sa akin. Ano? Papasalamat po ako sa kanya. So kasi mayroon ate kang talaga nagpuprosige para mapag-aral ka, no? And so yun nga, sana ay maging inspiration din sa atin si Yuli na although yun nga, wala man siyang kakayahan na makapag-aral ng maayos o pamilya niya, wala mang trabaho na maayos pero nagsusumikap siya para makapagtapos ng pag-aaral. At yun nga, sa mga kabataan, ano yung pwede mong mensahe sa mga kabataan na may pang-aral naman pero sinasayang? Pwede mong mensahe sa kanila? Dapat po ay tuloy-tuloy lang po ang pag-aaral. Kahit po mahirap, ano po, dapat po, kasi po pag hindi po nag-aral, yung hindi ka makakuha ng trabaho o dapat kasi sumikap para pagtapos na po ng pag-aral, makahanap po ng trabaho po. Kasi hindi naman palagi malakas yung mga magulang natin, no? Mga nagbibigay sa atin, hindi naman palagi nandyan. Kaya kailangan talaga gumawa tayo ng sarili nating hakbang paano natin mapapalago din yung sarili natin, no? Sana maging successful ka, no, someday. Yun nga, nagpapasalamat din ulit ako kay Sir Paul na binigyan siya ng laptop dahil sa ganun na yan. Natali din po yung pag-aaral niya at kasi muro na laptop na ginagamit or computer. So, malaking bagay ba sa'yo yung laptop na binigay? Oo, okay, malaking bagay na po. Hindi ka nagagasis ng pangrenta. Saan ka ba nanghira ng laptop sa dati? Sa kaklase po. Ah, dinadala din sa building? Okay. Hindi po, sa school na po. Hanggang school lamang. Pag nasa bahay na, hindi mo na magawa yung mga kailangan pa kasi sa school ka lang nakakahiram. Lang naman yung sinadyaan namin para ibigay din sa'yo yung binigay sa'yo ng sponsor. Ano? At sana yung makatulong sa'yo yun. Masalamatan mo si Ma'am Yuli. Ma'am, maraming salamat po sa pagbigay po sa akin ng ganito pong mga bagay. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Ayan, so, yun nga po mga babayan, sa mga nais mo pala magpahatid ng tulong din kay Yuli, Islam po ay sa Ryan Vlogs. At any amount po yung malaking tulong yun sa pag-aaral niya. At yun nga, sana ay balang araw ay ano, maging successful itong batang ito dahil nakikita naman natin kung kaano siya kakapursigido mag-aral. Although yun nga, hirap ang pamilya niya pero nagagawa niyang mag-aral kahit na walang baon at hindi kumain. So, ano, kamusta naman? Nakakain ka naman sa tamang oras? Huwag mo na ulitin yung tatlong araw na hindi ka na kumakain kasi masama sa katawan nyo, no? Kahit lugaw o marami pala dito mga malunggay, oh. Ayun, no? Oh, pwede kang magsabaw ng malunggay para kahit pa paano ay meron kang laman yung tiyan mo. Ha? Sige. At maraming salamat din po kay Ma'am Yoli Let at kay Ma'am Betty. Kay Tita Maria Macnet, sa mga anonymous sponsors po natin. Thank you very much po. At kay Yulin. Ito po yung katutubo po na second year college. Second year college na po siya. Sige po. Salamat po.